Ngayon ko lang sasabihin, ang dasal ko at that time was, Lord, papasok ako dito sa kontratang to, nakalatag na eh. Pero isa lang ho ang hiling ko sa inyo. Kung maaari, kung ano po ako pagpasok, ganun din po sana ako pag-alis. Ayoko lalaki ulo ko. Huwag mong kwentahin yung gagawin mo. Dahil kung may kwenta yan, sila mismo magbibigay sa'yo ng value mo. Pag nakuha mo yung mga bagay na to, kahit papano may chance ka sa industry. Dapat may connection ka. 1995, namatay ang father ko. Ang hirap magtrabaho. Bakit? Sanay ka na naandun siya. Every time I perform, I see him. 2018-2019, nalaman ko na meron akong thyroid cancer. That there's this big chance na hindi na ako makakanta. Siyempre, kauna ko kausap yung katuwang ko, kasama ko. Sabi ko kay Amor, mabubuhay naman tayo kahit hindi na ako makakanta, di ba? Ang Diyos ang nagbigay nito sa akin. Sabi ko, siya nagbigay. Kung tatanggalin niya, Lord, okay lang. Alam mo, pag wala ka ng control, that's when God controls you. Alam mo, ilang beses na pala, no? Ilang beses nang gusto kang kunin. Yung miracle of life, totoo siya. Deadman Mega, Deadman Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Lagi mo makinakanta nun, puro mga English eh. Oo. Barry Manilow, Gold, o True. Biglang binigay sa akin, sa pangarap na lamang, ikaw ay nakikita, mula ng malayo ka sa piling ko sinta, hindi kita malimo. Alaala kita. Grabe. Yung tinatawag na pasakali pa lang yun, ha? Ganun sila magsulat dati. Saka kailangan makaptured mo kagad kasi yung puso ng manonood mo. Ang ganda na naging training ko. Rewind tayo ng konti, ha? Nagsimula ako theme song. Oh. Hindi nila nakikita yung mukha ko. Boses ko lang yung maririnig nila. Yung pala, pine-prepare ako dun sa training na yun para pagharap ko kay Tita Mid, meron akong idea. I'd like to think, without sounding preachy, that God opens a way for you to do something better in the future. Inihanda ka. May inihanda ka, pine-prepare ka na niya dito. Kasi wala akong ginawang album sa Viva noong time na yon. Yung team songs na yon, nakakompile lang yon, nandun lang yon, pero walang album yon. Nung lumipat ako sa Alpha, after nung lumabas yung first hit ko na hindi ko kaya, sinundan ng paminsan-minsan, tsaka naglabas ang Alpha ng compilation ng team songs ko. Napag-usapan yun. Naglalaro ako sa dalawang recording company. Speaking of paminsan-minsan, kantain natin yung paminsan-minsan. Iba po ang Rubble Chica Vlogs ngayon, ha? Tingnan nyo. May pa-concert ang EMI natin for today's vid. Sa sing-along nung nagsisimula po ako mga 1992, ito po ang patok na patok. Walang gabi. Diyos ko, maririndig ka sa lahat ng akit. Pero paminsan-minsan, minsan nga ginagawa na namin running joke to ng mga team song ng mga bakla kasi pamin. Kaya nako, eto na po. Pakikinggan natin ang original singer ng pamosong pamin. Minsan. Minsan, hindi tinigyan.
For the very first time po, nako, pasensya na po kayo, medyo haggard agad, pero nabawi naman po ng katabi ko. Nakaupo pa tayo nun eh. Eto talaga ang nagbigay sa'yo talaga ng... No, actually, hindi ko kaya pa lang sa pool na eh. But I needed, kundi magiging one-hit wonder ka lang eh. I needed a follow-up. Second and album na to, diba? Second album na yan. Pagkatapos ng first album, second na ano, nung natuto ko sa Awitan Kita ng tamang pagkanta, bumukas na naman yung mga ibang pintuan. Natapos na yung kontrata ko sa Viva. Itong si Eddie Velasquez, yung spinner ng GMA. Nung papaalis na, niloloko kasi ako palagi ni Kuya Jerm. Sabi niya, wala ba akong expecting na bagong album? So, guest ako ng guest dun eh. So, nung lumipat ako ng Alpha, nakilala ko si Boss Buddy De Vera, big boss ng Alpha. Yun, pinapirmahan ako ng kontrata. Gawa ng sinabi ni Eddie Velasquez doon sa Alpha, na libre si Richard Reynoso, pwede niyo kunin yan. Pag-guest ko kay Kuya Jerms, doon ka na naman nagsimula. Yun yung naging way para makita ako ni Eddie Velasquez at ipasok ako sa Alpha. May plano eh. Journey mo talaga, may matututunan ka. May pupuntahan siya eh. By experience, I know for a fact na God really makes a way. Gumagawa talaga siya ng paraan para sa'yo. Magtiwala ka lang. And what I wanted to express is this, hindi alam ng most people, even my parents or my brother or whoever close to me, kung ano yung dasal ko when I entered the business. Ano ba yung dasal mo? Ngayon ko lang sasabihin, ang dasal ko at that time was, Lord, papasok ako dito sa kontratang to, nakalatag na eh. Pero isa lang ho ang hiling ko sa inyo. Kung maaari, kung ano po ako pagpasok, ganun din po sana ako pag-alis. Ayoko lalaki ulo ko. Gusto mo maging humble ka talaga. Kung maaari, dahil I'll be meeting the same people. Pag akit mo, sila rin naman yung makikita mo eh. Sobra kang mag-isip no advance. You have a dream eh. Pag may pangarap ka, sundin mo yun. Meron kang plano para abutin nyo. Hindi yung nangangarap lang ako na nangangarap. Huwa ka ng paraan, sabayan mo ng dasal. At pag nagdasal ka, maniwala ka dahil humihingi ka eh. Yun yung nangyayari. Kaya yung journey kong yun, kaya pala. Ganun din ang sasabihin ko, kaya pala, hindi ka binago ng kasikatan mo. At saka yung sikat na binigay sa akin was sakto lang na kahit siyang tumagal, may longevity siya. Mm-hmm. At the same time, hindi naman siya yung superstar status na pwede nang umano, ika-depress ko, maaari, ika-ano ko. Walang ganun. Ang galing, no? So, yung awareness mo na tinatahak mo, nandyan, hindi nawala. I have to. Kasi may pangarap ka. If you have a clear plan, kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, gawa mo ng plano, sundin mo yun. Huwag kang lilihis. Pag lumihis ka, may ginawa ka pang kalokohan. Babawi yan sa'yo. Sa haba ng itinagal mo sa show business, nakita mo, pag sinabing Richard Reynoso, aside sa magaling kumanta, magaling makisama, mabuting tao, laging sinasabi sa akin ni Nanay Christy, Nanay Christy, napakabait niyan. No. Hindi namin pag-uusapan ang pera dyan. Pag kinukuha yan, isipin mo yun. Natutunan ko yan kay Kuya Jerms. Sabi ko, Kuya Jerms, paano ka ba sumikat nun? Paano ko kumikita na ganyan? Alam mo, ano nagsimula ako, huwag mong kwentahin yung gagawin mo. Dahil kung may kwenta yan, sila mismo magbibigay sa'yo ng value mo. Correct. So, pag inunahan mo ng kwenta, lalo ka madidismaya. Kaya ang usapan namin sa mga producers ko, sabi ni Kuya Jerms, tingnan nyo muna what I can bring to the table, lagyan nyo ng presyo yan. And then, diyan ka tatagal. Dahil kumbaga, nakita na nila yung quality ng kaya mo ibigay. Naka-imprint na sa utak ko eh, na sana, some way, somehow, I could share with some other new artist dito sa pag-guest mo sa akin for giving me a chance. Ganyan yung gusto kong i-impart sa kanila na natutunan ko along the way. At saka isa pa, merong foolproof way para somehow, some way, pag nakuha mo yung mga bagay na to, kahit papano may chance ka sa industry. One, dapat may talent ka. Kung wala man, dapat maswerte ka. Number three, dapat may connection ka. At ang ika-apat sa lahat, you have to be original. At saka yung distinctive dapat, voice yes, na tinatawa. Yun nga eh. Masagot mo lahat yun, somehow, may patutunguhan ka na. Sabayan mo pa ng discipline, at saka lakas ng loob, tiwala sa Panginoon, saka sa sarili mo kakayanan. Lahat ng sinabi mo, nasa iyo yun eh. I try. Fast forward tayo. I have my career. I had everything. 1995, namatay ang father ko. Ang father ko, para yan si Mang Jerry ni Regine. Ay, talagang tutok sa'yo? Oo. Ang nanay ko tumatanggap ng booking sa bahay. Yun yung merong yellow board. Eto, dito ka pupunta. Ako naging family business. Kasi kasagsagan mo yun eh. Ito yung mabenta. Kailangan. So, dito ka dapat. Dito, ito ano to. So, ngayon natutulog ka na sa kotse dahil ang dami mong racket. Nung mawala ang tatay ko, we lost him to cancer.
lung cancer. Ang hirap magtrabaho. Bakit? Sanay ka na naandun siya. Every time I perform, I see him. Ang hirap. I had to let go. I had my album, tinigil ko yung recording. Meron na akong GMA, super show, tinigil ko yan. Sinamahan ko siya hanggang sa mawala siya. And then afterwards, it was so difficult for me to work. So, paalam muna ako, nagtrabaho ko. Doon pumasok yung tinapos ko noong college. Unang trabaho ko, pana, truth in advertising. Pagkatapos ko magtrabaho ron, pasok ako sa, grabe yung mga pinasukan ko, Praise Music, Marketing Manager, UNTV, BMPI, Head of Sales Marketing. Naging consultant pa ako ng iba't ibang firm. Nakita niyo mga kachika, may choices siya kasi nakatapos siya ng pag-aaral. At nung nasa pana ako, hindi natapos yun doon. Usapan namin, o sige, ginanong ko yung boss ko. Artista pa rin ako eh. Pag may seminar kayo, ako na mag-host. Oo. Ah, libre. Pero itong catch, patendin mo ako na libre. Ito kaya tawag na budol. Budol ngayon ang tawag doon. Ako mag-host niya, pero may certificate ako, patendin mo ako. Mm. Matututo ko, participate ako. Nabuo ko yun. Ang dami kong nakuha. Ang dami kong inattended. Kaya updated tuloy yung natutunan ko. May kinahantungan. Tapos, ang tanging show na nagbigay sa akin ng na-maintain ko lang was Aawitan Kita. Oo, talagang regular ka na dun halos. Noong time na yon, hindi lang ako kumakanta. Because I've been there for more than what? 6, 7, 8 years? Alam mo ba, nag-direct pa ako ng Aawitan Kita. Hindi lang yun. Nag-aral ako para matuto ko ng TV directing. Ang facilitator namin. And that was the first and only time na nag-facilitate siya ng workshop. Si Mr. M. Si Direct Johnny Manahan. Alam mo kung titimbangin ka ngayon sa karunungan mo, mabigat ka. Yan ang interpretation ko. Ang ganda ng pagkakataon na binigay sa akin. I was able to work with the best people. I was able to get to know them, learn from them. Kasi yung pagkakataon na yan, katulad ngayon magkaharap tayo, binibigay ko sa life story ko para natututo na mo rin kung ano yung pwedeng mai-apply mo sa sarili mo. At hindi lang ako matututo, pati ang mga manonood natin. Ganun din ako, whenever I meet these people, mga showbiz giant, showbiz great, I take time, I get to know them, I talk to them. Sabi mo kanina, nung nawala ang tatay mo, nalungkot ka, meron ka bang kanta sa tatay mo? Ah, meron. Yung paborito niya, yung There's a calm surrender to the rush of day. Nasa ospital siya, kinakanta ko sa GMA Super Show. Di ba sabi nila, lahat daw ng pumapanaw, nandyan lang yan, pinapantayan tayo. I know he's watching, I know he's proud. Anong gusto mo sabihin sa tatay mo? Oh, ako Diyos ko, ang dami. Maraming salamat sa tiyaga, pagmamahal, aluga. I love you. Grabe. Sa kabila ng pagiging masayahin mo, ha? Napaiyak kita. Alam mo, ikaw yan eh. Malambot ang puso mo pagdating sa pamilya mo. Tati. Iba ang pamilya. Lahat ng mahal natin sa buhay. Lalo ngayon, alam mo, nung 2018-2019, nalaman ko na meron akong thyroid cancer. Natakot ka? Oh, naman. Lalamunan ko yan eh. Bread and butter ko. Isa pa yun, kaya nakakadobling. Sabi ko, hindi pwede. Mahirap. Ito yung voice box natin. Ito yung thyroid. Nakaganon yan. Sa gitna niyan, merong tinatawag na third nerve. Yung third nerve, pag tinamaan mo yan, it affects the pitch ng boses mo. So, kahit sagi lang yan or ano, ma-displace yan or lalo na kung matatamaan mo, susugatan mo o maano. Yan yung pagka natapos ka, nagka-thyroidectomy ka. Ayun. So, mawawala talaga ang boses mo at hindi ka naman. Hindi nababalik yan. At siyempre, kauna kong kausap, yung katuwang ko, asawa ko. Sabi ko kay Amor, okay na naman tayo, di ba? May kabuhay na naman tayo. Mabubuhay naman tayo kahit hindi na ako makanta, di ba? Oo, meron ka naman ganito. Okay, please, alam kong okay tayo. Pero hindi doon natatapos yung meron ka. Ito yung passion mo eh. Oo. Pero alam mo, 2 days bago ako pumasok na ospital, hindi ako mapakali. Bakit? Meron akong gustong gawin pero hindi ko alam kung tama. Ginawa ko, naglock ako ng kwarto. Nag-FB live ako. Tapos doon ko inannounce sa lahat ng mga tao na may thyroid cancer ako. Na hindi ka na makakanta. That there's this big chance na hindi na ako makakanta. Hindi ako humihingi ng kahit na ano. Humihingi ako ng kasal. Pero alam mo, ang Diyos ang nagbigay nito sa akin. Sabi ko, siya nagbigay kung tatanggalin niya. Lord, okay lang. Ay, talagang sinurrender mo na. Oo,
wala ka ng way. Alam mo, pag wala ka ng control, that's when God controls you. Na, ibahala mo na sa Diyos yan. Lord, kung gusto mong kunin yan, iyon naman yan eh. Pinahiram mo lang ako. Sabi ko, if I were to sing my last song. Ay, may pagganong ka pa talaga. Dalawang araw na lang operahan na ako eh. Alam kong gagaling ako. Pero hindi ko alam kung magagawa ko pa yung ginagawa ko noon. Ano tong kantang to sa anang last song mo? Meron akong isang ginawang kanta. Kasama yung si Arnel Depano. You Never Left Me. Original song. Kinanta ko yun. Tungkol sa isang singer, performer, na pagkatapos ng lahat, parang may kulang. How could I have missed that you have never left me at all? What could I have done if you ever left me at all? You have turned my life around through ups and downs. Oh Lord, you never left me. Bridge. Footprints in the sand. Now I understand. You were always there. Caring. After kong gawin yun, ang gaan-gaan, inoperahan na ako. Pagkagising ko, nasa recovery room. Umaking niya. Ayos. Nakapagsalita ako. Na bawal sana yun, diba? Hindi mo magagawa yun. Andiyan ang buong pamilya ko nakatutok sa akin. Tapos sabi ko, ayos ba tayo dyan? Nagulat lahat. May boses ako. Grabe. Milagro ito. Hindi pa yung tapos. 2021, COVID. Nga pala, maraming salamat ha. Kasi alam ko, nanonood ako nun sa ICU. Pinagdasal niyo ako eh. Siyempre, alam mo naman si nanay, di ba? Alam mo ilang beses na pala, no? Ilang beses nang gusto kang kunin, pero hindi mo pa oras. May purpose ka pa sa mundo. I'll be forever thankful. Kaya kita mo, pininbita mo ko, hindi mo kailangan mag-second. Totoo po yun. Hindi mo kailangan kausapin. Totoo. Kasi, salamat. No. Ay, Ayaw kumiyak. Bira. Tapos sabi ng doktor, mga 2 taon bago ka makakanta ulit. Swerte na lang kung makakanta ka pa. 3 months nagsyoshow na ako. Anong ibig sabihin kaya ng mga nangyayari sa'yo? I like to think na hindi pa tapos ang laman. And at the same time, God is using me para i-share sa mga kaibigan, kakilala, yung miracle of life. Totoo siya. Kausapin mo ang ating mga viewers. Alam mo, marami kang tagahangas abroad. Ay. Na lagi kayo nasa. Sabihin mo kung ano ang pakiramdam na lagi kang pinagbibigyan ng Diyos at lagi mong kakampi ang Diyos sa lahat ng laban mo sa buhay. Mga kaibigan, una-una, maraming salamat sa programang ito kay Romel sa pagbibigay sa akin ng chance sa makausap kayo. Ang buhay po ay hindi naman po pinangako na madali. Never po pinangako ng Diyos yan. Sabi nga niya, talagang hihirap at hihirap pa yan. Maraming challenges yan. Pero kasama po natin siya. Nakaplano po yan. Nakasulat na po sa book of life ang buhay natin lahat. Siya po yung talagang direktor ng buhay. Magtitiwala lang tayo. Sama lang tayo sa kanya. Good things will happen to you. But you have to do your share. Kailangan po tayo magsipag. Kailangan po natin gawin ang ating dapat gawin para guminhawa ang buhay. But also, kailangan din po natin maging panatag na naandiyan siya na tumutulong sa atin. Sa lahat ng may pinagdaraanan na may karamdaman, ba pag may karamdaman ka kasi, pagod kang lumalaban, ano ang gusto mo sabihin sa kanila? Lahat naman tayo may pinagdadaanan, Romel. Pero still, you have to do your share. Inom po tayo ng gamot. Sundin po natin lahat ng sinasabi ng doktor. Ako sinunod ko eh. Kahit na nakauwi na ako, sinusunod ko pa rin. Disiplina talaga po ang kailangan. Pag gusto mong mabuhay, yung will to live, you fight for it. Walang bagay na nakukuha nyo nang hindi nyo pinaglalaban. Kung talagang napaka-valuable sa inyo, ipaglaban nyo. Tulad na lang ng health natin. Kasabay po ng tulong at awa ng Panginoon. Sasabihin kong unang simula tayo sa tawanan, kwentuhan, kantahan, ngayon iyakan. At ngayon, eto na, binigyan na po kayo kung paano niya nalampasan ang mga pagsubok sa buhay niya. Richard Reynoso, nag-iisa ka lang. Maraming salamat. Nga pala, may banggitin ko na rin. Ako ay natutuwa dahil nabigyan ako ng pagkakataon din itong present administration. Yes. At ng mahal nating chairperson, si Chair Lala Soto, nabigyan tayo ng pagkakataon.
Silbi sa Bayan sa pamamagitan ng MPRCB. Ako po ay isa sa mga appointees na tumutulong po para mapangalagaan ang kabataan natin. Samahan niyo po kami, no? Meron pong mga magulang dyan. We can only do so much na maalagaan po ang ating kabataan. Kaya po meron tayong mga ratings dyan para magabayan tayo. Hindi po yan nandiyan pandekorasyon lang. Sundin po natin yan para po lumaki maging maayos ang ating mga anak. Yun yun. Pero bago yan, pasalamatan muna natin ang clowns. Clowns, thank you. Clowns, thank you very much. Ganda at syempre, ang tunog nyo. Sobra, di ba? At syempre, ang manager natin si Paul Quilantang. Hoy! Salamat! Thank you, Paul. At ang DJ natin si Jeff. Hi din kay Amor, my beautiful wife. Yes. My loving wife, my partner. So, hindi ka naiiyak? Hindi na. Kasama ko yan. Tsaka si Dana, tsaka si Abby, ang aking mga prinsesa. Thank you very much. Romero. Sana po, meron po kayo natutunan sa aming kwentuhan ni Richard Reynosa. Napakahuset, napakabait. Magpalain ka and more projects and more peaceful life. Healthy life para sa iyo, sa inyong pamilya. So with that mga kaibigan, sa aking vlog, Den Mang Nega, Den Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Ang Mega, Den Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!